naman daw po ng asawa ko. Try it, honey. Masarap. Marami na patanong kung may CR po kami dito sa gitna ng dagat. Ang fishing net namin ay katabi lang po ito sa bahay namin, which is tawag po dito sa Siargao Island, ay bungsod. Halos lahat dito ng mangingisda, kung meron silang bungsod or fishing net, nagpapatayo talaga sila ng bayay, which is ito po, bahay. Kasi ito talaga ang buhay ng pangingisda, or kung may bungsod po kayo or fishing net, kailangan nyo po talagang bantayan. Dahil hindi po madali magkaroon ng bungsod, at least gumastos po ako nito na sa mga 100,000 pesos since binili ko ito 5 years ago. At kung hindi nyo po ito babantayan, marami po talaga nagnanakaw ng isda namin. Maraming napasabi, baka sa dagat daw po kami nagdudumi. That's a big no dahil illegal po yan at bawal din po kami magpatayo ng CR dito po sa bayay. After 6 years, namuhay kami sa Australia na nakatira po kami sa bahay na sasakyan. Alam ko po talaga yung buhay camping, yung buhay wala kaming shower, yung buhay po na wala kaming toilet. We are highly experienced of bush camping life, how to survive. Mahal ko ang kalikasan, how thankful I am, how blessing I am na nakakapag-harvest po ako ng mga fresh seafood at fresh isda. Ito pala ang ginagamit namin mag-asawa pag umiihi po kami dito. Kumbaga parang portable toilet. At dinadump ko naman po yung tubig doon po talaga sa toilet ng parents ko. Hi! Good afternoon! Welcome to Mariel Lasin Channel! Guys, mahangin pa rin po dito but still survive. Dave, it's still a bit windy here, isn't it? Yeah, it is. Medyo mahangin siya ngayon pero hindi po talaga kagaya kahapon na super windy. May na-harvest po ako kahapon dito na isda. Danggit pa rin po and napakalamig po talaga kahapon. Nilagyan ko lang po ng ice para magamit po namin ngayon. Ngayon magluto po kami ni David. Dave, we're gonna cook the danggit. So guys, magluto po kami ng ginataan na danggit. Ang problema, we have no more wood, Dave. We cannot cook. So, ang gagawin po namin ni David, pupunta po kami sa islahan. We're going to that island. There's so many dead tree. We're gonna collect lots of wood so we can make a fire. Oh, really? And we gonna look a coconut. Marami po dyan mga coconut. Hindi naman po siya trespassing kasi public lang po dyan. Kuha lang po kami ng mga patay na kahoy. Hindi po kami mamumutol. Sa makikita nyo po, wala na po talaga kaming kahoy. Hindi po kami makapagluto ng lunch kung hindi po kami manguha ng kahoy ni David. So, ito po ang dadalhin natin. We're gonna look for the wood. Really? Yeah, you're gonna do gabas-gabas? Ito yung mga kahoy na natumba na at kunan po natin ng kahoy kasi patay na kasi ito eh. Ito na po yung kahoy na kukunin po namin. Sa makikita nyo po guys, as in ito talaga patay na siya. Mahuhulog lang to sa dagat eventually. So pagdating namin dito, ito oh, dito yan, nahulog na siya ng kusa. Nung... I'm gonna cut the wood. Oh, mag-cut na po kami ng wood. Wait, honey. Be careful, it might go to your knees. Yeah. Galing pala ng asawa ko eh. Mabubuhay talaga dito. Good job! Yay! May kahoy na kami ni David. More, honey! Kasi mahuhulog lang naman yan eh. Lagay na po natin sa sako, baka mabasa. Over there. Hindi na kami bibili. Tag 50 pesos pa naman per ano, yung isang... It's watch your eyes. You got me before. Be careful your knees, ha? Yep. Yeah. Good job! Ang saya. Nakakuha lang ng libre na kahoy. Number one, honey. Kailangan pala namin to ng glasses, eh. Ang glasses, we need a sunglasses, honey. Yeah, we do. Eye protection. So, do you know, honey, this wood, eventually, it goes to the water. It's good for the, ano? Oh! It's already rotten. It's good. Yeah. If it's rotten. Yeah. Let's put the henna here. Oh, good job. Oh. I cut the other one. Just hold this one. Yeah. Just hold that one. I will cut the other one.
Guys, may nakita po akong coconut. Perfect ko. Gagawa po tayo ng ginataan na dangkit. Parang iwan ko. Sometimes kasi may coconut na buang. Yung empty po siya. Coconut siya tingnan. Pero wala po siyang laman. Sana po may laman to. Ay, parang may kumukulo dyan. Uy, hindi buang. Hindi buang kasi pag may juice po siya, ibig sabihin, maganda po siya. Ito pala ang isda na nahuli namin kahapon, dangget. So ito po yung isda na nahuli namin kahapon. Ang dami po. Baby daw, gusto niya raw matuto. He want to learn how to clean the dangget. But I told him it's very danger the spike kasi sobrang sakithan. It's really hurt when you get the spike from dangget. Yeah. Do you want to try? Yeah, I'll try. So maybe I have to show you first. Just put this one here. Ang una natin gagawin, honey, is we have to cut the belly. The tummy. Chan? Meron tayong napaka-sharp na kutsilyo. And remove the intestine? Yeah. Do you eat the intestine? You're asking me if we eat the intestine? Of course. Really? Ang ginagawa namin ito ay nililinisan namin talaga yung tinae. Tinatanggal yung mga dumi nila. Tapos ginagawa namin parang ginamos. Yun po ang ginagawa namin dito. Masarap to actually. Pero kailangan talaga linisan mo siya para hindi mapait. Yun po. So, sabi ni David kung kinakain namin to. In Philippines, we eat everything. Yeah. Hindi yung sa ibang bansa na kailangan talaga, pilit talaga yung isda. Halos lahat ng mga buto, hindi kinakain yung isda na lang talaga. Wala ng mga bones. In Philippines, honey, we eat everything. Yeah. So, anyway, continue tayo. We have to remove the intestine first, Dave. Yeah. So, make sure don't get spike kasi super sakit. Iiyak ka. Then, I remove the intestine. Hasang. You cut this one here. Yeah. So, it's easy to remove the gills. And there we go. Ayan. Tapos, dito na. Lalagay natin dito. Okay, it's your turn, honey. Be careful. Puna lang sa isa. And you don't need to do that. Just cut it straight away. Really? Yeah. Ah, no, honey. You cut from... Start from here. Hold like this. Yep. And cut it. Here. Yeah? No, it's the wrong way. The sharp one. This way. Yeah. Do it hard. Push it hard. Because yung kutsilyo natin, good job. Is that it? Yeah. And then, till here. You should cut it till here so it's easy to remove the intestine. Is that it? Yeah. Can you cut it like this? So, see, I cut till here. Oh, are you right? Yeah, it's sharp. Did you get sharp? Just a little, not much. Oh my God. It's not much. You should not hold like that, honey, when you remove the intestine. Yeah. You should put it down just like this. Yeah. Let the knife do it. Is it clean? Yeah, it's clean. There we go. Good job. Parang nahihirapan to. You're right? Yep. Natusok na po siya ng spike. The life here, Dave, is not easy. You have to do it. Not like in Australia, if you want to buy fish, it's already been washed, or you could ask them to remove the intestine for you. Yeah. Here, you have to do it yourself. Yeah. Is this your first time to clean fish? Yeah. It is. Halata naman. Yan, I'm worried. I can do it. Really? This is 2 times na siya natusok. Your finger gets swollen. It will get swollen. See? Look, guys. He's bleeding. Yeah. Natusok talaga siya.
na po yung danggit na gagawin po nating daing. Ito po, nilagyan ko po ito ng dagat, asin. Ito talaga yung parang Bisayang style or pag nasa dagat kayo, ito po ang tinitimpla. Lagay na lang po natin isa-isa. May narinig akong bangka. Yan lang po talaga ang happiness ko. Parang feeling ko may tao. Nandun siya, oh. Ang hangin pa naman. Nag-ano siya. Nag-drive siya ng bangka. Sobrang hangin. Malaki ang alon doon, guys. Dito, hindi masyado malaki ang alon dahil surrounding by mangroves. Doon po talaga sa labas, grabe, ang lalaki ng alon. Ito po yung nakita nating coconut, bunutan na po natin or balatan na po natin. Maganda. Gustong-gusto ko talaga itong gawin pag tapos na siya. Kasi napaka-soap na. Sa simula lang, ang hirap. Dati ginagawa ko to, naghahanap ako ng mga coconut, yung mga hulog pag may typhoon. Tapos binibenta, 5 pesos lang to dati. Pag bilhin mo to, tapos with ano na, with kagod na, 60 pesos po dito sa Siargao Island. Ang mahal. Yeah, no? Yeah. That's not how you do it. Has to be circle, honey. Oh, does it? Otherwise, oh my God! Otherwise, hindi madali. Kagurin. Will be hard. Oh! Try. It's different. It's different. The green one? Yeah. Oh! Kanain natin to. Lahat talaga kinakain dito, honey. Try. You can eat. Do you like it? Yeah, it's good. Kuha po tayo ng tanglad para ilagay po natin doon sa ginataan na danggit. Ito po ay ano po to? Duyaw. Napakabango po to sa ginataan. Napakasarap po talaga. Lagyan na natin ng coconut milk. Parang kumukulo na po ang ating ginataan. Maglagay po tayo ng vegetable. Ay, kumukulo na po talaga. Naamoy ko na po yung ginataan, tsaka yung mga herbs at ginger. Mamaya, mag-lunch na po kami ni David. Ipatikim po natin itong ginataan na danggit. Lagyan po natin ng asin. Kaunti lang. Kasi nandito na tayo sa dagat. Tikman po natin. Ah, sarap. Nagutom na po ako. Kain na po kami. Honey! Naginataan. It's cooking. You wanna try? Yeah. You wanna taste it? Tikman daw po ng asawa ko. Try it, honey.
Masarap. Masarap. Oy! Approved! Thank you po! Thank you. You gonna eat, honey? Yes. Luto na, luto na. It's cooked already. Let's eat. Masarap daw, sabi ni David. Han, before you eat this one, you have to remove the spike. Baka hindi niya alam paano tanggalin this one. Can you remove it? Yeah, it's so dangerous. It's so dangerous if you swallow it. Kain na tayo. It's so good. Napaka-cloudy po talaga, as in. It's so good po talaga yung may lemongrass, luya, tapos yung herbs. Ang sarap po talaga, as in mix. Si Sylvester po ay babalik po si Sylvester pag medyo maganda na yung weather. Pag medyo settled down na yung weather. Kasi nandun pa rin siya sa bahay ng parents ko. But anyway, he's enjoying. Nakakapag-video call po kami every night or every day because we have a signal here. Meron po kami ditong signal dito po sa aming bayay or sa bungsod po. Mga 15 to 20 minutes lang naman po papunta sa lungsod. I'm talking about in the town. Let's take 15 to 20 minutes. So, anytime po kami nakakatawag sa parents ko, just in case kung gusto ko po magpa-drop ng pagkain, vegetable, or sometimes, pag gusto po namin umuwi ni Dave, we can just call our parents because we have a boat. But yes, so for blessing po kami sa pagkain na nasa harapan po namin. Kain po muna kami. Let's eat, honey. Kain ka. Thanks for watching, everyone. Kain po tayo. Nagutom na kami. Kakakahoy.